Hello guys! Hello, hello Libra! Welcome dito sa aking channel Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Ito ay general reading so pwede kang makaresonate Libra. I hope na makuha mo ang energy sa linggong ito. Okay? Libra friends natin. Okay. First card mo Libra is phobia. Nakikita ko siya dito na marami kang kinakatakutan siguro. Marami kang fear. Okay? It's either, alam mo yung barahan nyo, paulit-ulit lang talaga. May phobias tayo dito eh. Diba? Comment down below guys. May literal ditong imprisonment eh. It's either may Libra dito na nanonood, siguro may asawa ka, anak, na natatakot ka na baka makulong sila. Or natatakot ka sa kung ano man ito na sitwasyon, babae or lalaki. Paki-comment sa comment section guys kasi napakabigat na itong dalawang to. E tatlo pala. Isang individual ito na sobra-sobra yung takot niya. Parang nanay siguro siya, mother, father, or kung ano man to, o sino man siya. Natatakot siya para sa safety ng kanyang anak or sa safety ng kanyang family. Meron din ditong Libra na gusto niyang makipaghiwalay na. Kasi pakiramdam niya, hindi na siya malaya. Nasasakal na siya sa karelasyon niya. Siguro, ano, may nangyaring hindi maganda. May kasalanan sa kanya yung karelasyon niya. Or kung sino man siya. And hirap siyang patawarin ito. Okay? So, it's either eto mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Ilang beses nang loko yung isa. Ilang beses niya nang pinatawad. Sa ngayon, parang kailangan niya nang i-let go ang taong yan. Ayokong gamitin yung deck na yan palagi kasi sobrang bigat niya talaga. Pag binabasa ko yung nakakaantok. As in, sobrang bigat niya talaga. Okay, 11 and 5 throat chakra. Tingnan mo. Maraming Libra dito nagsasuffer alone. Diba? Suffering alone. Marami sa inyo na kahit marami kayong gustong sasabihin. Diba? Like, palagi kang tikom yung bibig mo. Kasi natatakot kay. Takot kay. Diba? Natatakot kang magsalita. Natatakot kang ipahayag yung nararamdaman mo. Hindi mo kayang sabihin yung totoo. Slave ka eh, di ba? Slave ka ng isang tao. Parang tagasunod ka lang. Sumusunod ka lang sa gusto niya. And kailangan mo sa linggong ito ng balance eh. Kailangan mo ng freedom. Mapa-relationship man yan, trabaho, negosyo, or kung ano pa man, kailangan mo ng freedom. Kasi itong number 5 na throat chakra is kahit takot ka na, wala ka pa rin magawa. Diba? Tingnan mo, may Capricorn energy dito. Mag-iingat ka sa Capricorn, Libra, or at the same time, umiwas ka sa Capricorn. Meron ditong Capricorn na lahat ng sikreto mo alam niya. May Capricorn dito na hindi siya papayag na maging masaya ka. Hindi siya papayag na makuha mo yung magic. Hindi siya papayag na ma-manifest mo lahat ng gusto mong i-manifest sa buhay. Diba? Kailangan mo ng justice, guys. Kailangan mo ng justice. Kailangan mong
makaalis dito sa taong ito. Sa Capricorn to eh. Sa either Capricorn siya, Leo, Aries, Virgo, Sagittarius. Nakakaloka yung baraka mo. Isang unexpected contract, unexpected na papeles, dokumento, ang kailangan mong asikasuhin or pirmahan. And ingat-ingat ka kung ikaw ay may kailangan pirmahan, trabaho, negosyo, partnership, commitment, or ano man na klase ng importanteng dokumento ito. Ingat-ingat ka sa isang Capricorn na huwag niyang malaman to. Kasi pwedeng sirain niya, i-block niya, pwede niyang ihang etong magic na to na parating sa buhay mo. Diba? Yun lang. Kailangan mo mag-ingat dito. Papeles. Mag-ingat ka. Kasi etong papeles na to, parang may isang tao kasi dito libre na inuutusan ka siguro na ayusin yung papeles, pwedeng inheritance, lupa, bahay na ibenta. Yun lang. Kailangan mag-ingat kasi pwedeng yan ang maging dahilan ng mga pag-aaway, kaso, or kano pa man. Three of Wands and Five of Cups. Oh. Diba? Para hindi ka magsisi sa bandang huli. Para hindi ka mahirapan sa dulo. Mag-isip ka ng tama. Okay? Four of Swords. Kailangan mong pag-isipan lahat ng decision making na yan. Kasi may taong minamanipulate ka eh. May minamanipulate ka ngayon na gusto niyang sumunod ka lang sa kanya. Pero ang problema dito, alam mo na mali ito. Alam mo na mali itong proseso. Magiging dahilan ito ng kaso, ng pagkakulong, ng pag-aaway, o kano pa man. So, para hindi ka magsisi sa bandang huli, pag-isipang mabuti. And at the same time, humingi ng tulong sa kung sino man ang pwedeng makatulong sa'yo. Kasi itong justice na to talaga, related siya dito sa imprisonment na to, or slavery. Ano man ito na importanteng dokumento, kontrata, papeles, or mga actions na gagawin mo sa ngayon, pwede siyang mag-result ng imprisonment, slavery, pagsisisi, kung hindi mo siya pag-iisipan ng maayos. So, ngayon pa lang, if may idea ka na like for example, may binibenta ka, tapos hindi naman pala totoo yung documents na binigay sa'yo, or may binibenta sa'yo, pag-isipan mo siya. Okay? Thank you guys. Bye!